Andito yung mga boss ko. Yes, marami tayo. Magandang hapon po, Idol. Boss ko sila dahil ako po ang committee chair ng migrant workers. Yes, Idol. So, sila yung inaalagaan ko. Opo, sa pangunguna po ni Mr. Roderick Deñado, mga cement mixer driver po sila at mga OFW na kararating lang po kagabi, Idol Rafi, okay, from Riyadh. Dumiretso po sila dito sa TV5 sa inyong tanggapan para ireklamo po ang kanilang agency dahil hindi daw po natupod. Ayan po siya, sila kaninang umaga dyan po sa Maya TV5. Ayan, Idol Rafi. Oh, dala-dala pa rin mga gamit nila. Opo. Okay. Sige. Andiyan po yung mga gamit at hindi nga daw po kasi natupad yung kontratang pinirmahan nila. Kaya napauwi po sila kaagad. Ayan. Maraming ganun mga balasupas na agency. Bako umalis dito, nakalagay ko niya kontrata mo $1,000. Oh. Mm-hmm. Pagdating mo doon sa employer mo, yung 1,000 magiging 500 na lang. Opo. Parang ganun. Marami. Hindi natutupad kung ano nakasulat sa kontrata. Mm-hmm. Ganun po yung nangyari sa amin, Idol. Di ba, sir? Opo. Sila Sir Roderick Deñado et al. Ay mga cement mixer. Opo. At driver. Opo. Ilang buwan din po kayo nagtrabaho doon, sir, sa Riyadh? Bali, nag-start po kami ng, kami po yung second batch, dumating po kami doon ng November 17. November 17 last year? Opo. Okay. Tapos po yung third batch po, dumating po sila ng December naman. Ah, so, December 18. Buwan lang kayong trabaho doon? Opo. Kaya kayo mo eh, dahil hindi nyo matis. Opo. At hindi tinupad yung kasi kontrata. Kasi po, hindi po talaga namin kaya, Idol. Doon lang po namin naranasan na 24 hours, 36 hours, wala pong tulugan. Hush! Opo. Hindi po kami... Ano ba trabaho nyo doon, sir? Driver po. Truck mixer driver po. So, tuloy-tuloy trabaho nyo? Opo, opo. Tapos walang pahinga? Opo. Tapos yung pong sweldo ninyo... Nung kayo umalis dito, na pinirma nyo, magkano sinabi? And dito po, yung pinirma po namin dito sa work agreement po is 1,000. 1,000? Saudi Riyal. Saudi Riyal, okay. Pero plus 300 food allowance. Plus 300 food allowance. So, 1,300 dapat lahat-lahat. Opo, lahat. Opo. Anong nangyari po, sir, pagdating tapos doon? Tapos po, nung nasa airport na po kami, binigay na po itong pinaka-envelope namin, nagulat po kami bigla, bakit po doon sa OEC namin is, yung binayaran po nila sa POA is, 1,875. Ano yung sabihin, sir? Ito tumaas. Po. Opo. 1,875 po. Ano yung sabihin ng 1,875? Yan po yung... dapat yung nararapat na sweldo namin. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, $500 ang kinita ng agencies about isa sa inyo. Opo. Kada buwan. Opo. Bukod pa po yung ano yung processing fee na 1,000 plus 12% VAT na so, nagtotal po siya ng 1,120. Pero magkano po pagdating doon sa Riyadh, magkano po talaga actual na natanggap nyo na lang? Bali, 1,000 lang po. 1,000 na lang? Opo. So, kumbaga, nawala na yung 300. Hindi, kasama po yung 300. 1,300 pa rin po. 1,000 plus 300 po. Ang natanggap nyo? Opo. Pero sa kontrata, dapat nakalagay 1,875. Opo, plus 300 po sa food allowance. 300. Opo. Food allowance. So, dapat 2,100. Opo. Dimension All Manpower Incorporated, Miss Billy Clavio, owner. Miss Billy, magandang hapon. Hello, good afternoon, Senator. Opo, madam. Andito po yung inyo pong mga worker from Riyadh. Yes, napauwi po silang di oras sapagkat di po nasunod yung nakasulat sa kontrata. Ang napag-usapan po is supposed to be 1,875 plus 300 sa food allowance. Eh, ang nakakuha lang nila is 1,300 na nakaltasan na po sila. Opo, Sir Rafi, kasi... aware naman po silang lahat doon, di ba may mga truck ban sa Saudi, kaya may mga binabayaran din po sa kanila na per trip. And yung mga nadeduct po sa kanila, ang alam ko kasama dyan yung 1 month basic salary, which is yun yung placement fee nila. Na ang alam ko rin po, hindi na rin po dineduct nung company. So, we try to fix things. Yung welfare officer po namin sa Saudi Arabia ay pinuntahan pa po sila sa company. Agad-agad po namin yan inaksyonan doon. Alam po nila yan. Okay. Tapos, binilhan pa po namin yan ng mga pagkain doon. Okay, ma'am, napapailing sila sa lahat ng mga sinasabi nyo. Okay, sir, magsalita ka. Narinig mo yung pinagsabi ni ma'am. Opo. Kasi po nung yung final settlement po namin, Idol. Yes, sir. Pinakita po sa amin lahat ng mga babayaran sa amin. Opo. Ultimo po gulong. Gulong po sa akin. Tsaka po sa kasama ko ito. Bakit babayaran yung gulong? Dahil daw po nasira namin yung gulong. Sabi namin, paano namin masisira yan? Humihingi kami ng ilaw sa sobrang dilim ng location. Hindi namin makita. Hindi naman kami po pwede. Opo. Opo. So, ibig sabihin,
pati yung mga pagkasira ng mga sasakyan na dapat part of their maintenance. Mm-hmm. Eh, sinisingil sa inyo. Binayaran po, kinaltasan po sa akin ng 1,632 reals. Oh. Tapos po yung placement na sinasabi po ni ma'am, kinaltas po sa amin kasi sabi po ng Altawi sa amin, binayaran namin to sa agency. Kaya kinaltasan po kami ng 1,120 real. Ayan po, Miss Billy. Ang liit-liit ng sahod. Pinicturan po namin. Kinakaltasan pa, pati yung sa pagkasira ng gulong ng sasakyan na dinadrive nila na hindi naman nila kasalanan. Actually, Senator, about the salary deductions po, nag-amin si Altawi na parang may lapses yung accounting nila. Kaya nga po, ang sabi namin, ha, bilang agency, na maayos kausap, until the last moment na nasa follow sila, anong sabi namin? Kung ano man yung pagkukulang ng company, ako magbabayad yan sa inyo lahat pagdating nyo dito sa Philippines. Which happened also to the two repatriated workers who was sent back home before them. Kasi Senator, yung dalawa pong workers na nauna umuwi, actually nagahabol din yan. Sinettle ko yan. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo pagdating nyo dito. And nagkaayos po kami sa OWA. Okay. Binigyan ko sila nung mga hinahabol po nila sa company na Altawi, ha. Imagine, dapat si Altawi magbigay. Pero ako na po nagbibigay nun sa kanila. Okay. Kaya nga po, alam na mga workers na yan kung gaano ako ka matulungin. Kaya sabi ko nga ngayon, bakit kay Senator kay Diderecho, eh kailan ba kami hindi tumulong? Okay. Nagigets ko na po kayo, ma'am. So ganito pong gagawin natin, ma'am, ha. Through the DMW and OWA, magkaharap-harap po at kung ano man po yung mga hinaing nila, ano po yung mga dapat nilang makuha from the company through you, kukunin nila. Yes, tutulungan namin yung mga yun. Wala pong problema doon. Okay, very good. Idol, sa totoo lang po, sir, pangarap po talaga namin magkapag-abroad. Kaya lang po talaga, yung pagdating po ng sitwasyon namin doon, talagang doon po kami talagang hindi po makatao. Unang pagdating po namin ng second batch po, nandito po, naka-picture po, sinend ko rin po kay Ma'am Marimar, kung anong klaseng accommodation po ang nagkaroon kami doon. Anong klaseng accommodation po, sir? Hindi ko po masasabi, pero sa lapag po kami tutulog. Sa hig, walang kama? Wala pa po. After 2 days or 3 days, 4 days, mga ganun po, sakala po kami binigyan ng kama. Okay. Tapos po yung pader po, talagang as in na, talagang, parang yung iba kasi iba-ibang lahi po yung dati nakatira doon eh. Opo. Wala man pong kalinis-linis. Kami po yung naglinis ng mga kusa namin. Kami po yung nag-aano. Pero bumabiyahe na po kami noon ah. Pagkain, sir? Pagkain po, sarili po namin. Bawal pong magluto sa loob ng kwarto. So yung kainan po, medyo malayo po talaga yung lutuan po. So ibig sabihin kayo po nag-provide ng your own food? Hindi po libre yung pagkain? Hindi po. Kasama ba sa kontrata yun? Na hindi yun nga po, yung 300 plus 300 po na accommodation. Kasi bimbingan ka ng 300 accommodation. Tapos po, sa 300 po yun, yung second batch po, nag-share-share po kami para bumili ng tangke, which is 270. So, sa 270 na po yun, nag-share-share po kami. So, ileles po sa 300 ngayon yun. Ngayon okay. Po, ang masama po, ang nangyari po, Idol, ito pong nangyari. Yes, sir. Nung sumuweldo na po kami, nakatanggap po kami ng 606 reals. Okay, para saan po yung 606? Yung po yung sweldo namin, yung mula November 17 hanggang November 30. Okay. So, total niya po is 300. Ngayon po, ang ginawa po sa amin ng Altawi, pagkatanggap po namin ng 600, kinaltas niya po yung 300. Sabi niya po, hindi raw po food allowance yun, advance daw po yun. Saan ka po makakakita ng 300, tapos kakaltas, 300 sinasabing food allowance, tapos yung pala advance po. Mm. Opo. Yeah, ma'am. Ma'am Billy. Sige, Kuya Roderick, naririnig mo po ba ako? Opo, ma'am. Kuya Roderick, alam niyo yan. Sabihin niyo yung totoo, kung hindi po ba kayo tinulungan kahit nung isa. Di ba kahit nga si Mr. June, ginera-gera ko na doon? Saan? Siyempre, kunwari, nagreklamo kayo ngayon. Siyempre, hindi naman po agad-agad yun ay matutubanan. Pero, I always make sure na lahat ng complaints nyo naka-report yan doon. Di ba? Kaya nga nung huli, nung pakiramdam namin na bakit ganito, parang hindi ina-actionan ng Altawi. Di ba, nagpapunta na kami ng welfare officer namin doon. Naalala niyo po ba yun? Dito na pong huli yun, sir, Idol, na dumating na po nun sa amin si ano, okay, si Sir Sagani. Pabilis tayo. Anyway, naka-standby na si Attorney Hans Kakdak, yung ating Department of Migrant Workers, OIC, at si, of course, Mr. Arnel Ignacio, yung ating OWA Administrator. Umpisahan natin si Arnel Ignacio, and then of course, the last but not the least, yung ating DMW, OIC.
Sir Arnel, admin. Yeah, magandang hapon po, Senator. Kanina ka pa na kumonitor. Ano po may tutulong na OWA dito sa hinaing ng ating mga manggagawang OFW, sir? Nagpadala na ho kami. Kanina pa ho, meron nakaparada dyan na dalawa na van para kung sakasakali niya kung saan sila itatransport. Eh, nag-aantay lang po dyan. Sana rin lang ano no na nailapit din sa amin kasi hindi na nila kami binisita eh para sana ako kung ano man yung kailangan nilang tulong inapanabigyan namin. Opo. Nandun lang naman sa airport. Anyway, tutulungan po namin kung ano yung mga kailangan. And it's good to hear that the agency dimension is professing all the help that she can give. Opo. So mukhang magiging madali naman solve nito. Ang importante po sa akin kaya sila dumiretso dito. Dahil kailangan nila daw agad ng agarang tulong. At alam ko naman po, matulungin ka dyan sa OWA lalo na. And of course, yung DMW natin. Kung ano po yung pagkukulang ng agency, dapat punuan nila, they should deliver ng sagayon, ito pong mga manggagawa natin, itong mga OFWs natin, mabigyan ng solusyon yung kanilang problema. Ano po, sir? Opo. So, nakaready lang ho dyan yung van. In case kailangan ho nila ng tutuluyan o saan man sila uuwi, kami na po bahala. And then yung ang most like ang ano naman po ang nag-aayos ng kaso, pwede namin i-prepare, idadali po namin sa DMW. Ayun, okay. Very good. Ganda pakinggan sinabi ni Sir Arnel Ignacio. Of course, si Attorney Hans Cacta naman yung ating OIC sa DMW. Attorney Hans, magandang hapon po sir, Attorney. Magandang hapon, Sen. Mabuhay po kayo at of course yung ating mga mahal na OFWs. Okay. So sir, ano pong maitutulong ng DMW sa ating mga OFWs nandito ngayon, sir? Okay, Sen, napansin ko mukhang yung allegation ng workers ay may misrepresentation at underpayment of salaries on the part of the employer and the na kung saan merong joint several liability ang recruitment agency dahil 1,875 ang sweldo, 1,000 ang natanggap. Mm-hmm. And kailangan magpaliwanag kung may allegation ng may na-damage at may deduction, simple lang naman ho ang rule dyan. Kailangan patunayan, kailangan na-inform ang worker tungkol dun sa kanyang alleged damage na nagawa at binigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Alamin po natin, imbesigahan natin, Sen, kung pinagdaanan yung proseso na yan. Kasi po kung wala, illegal deduction po yun. Mm. At malaking pagkakasala po yun ayon sa DMW rules. Kasi, Sen, yung 1,000 riyals ay higit kumulang lalabas ng mga 13,000 pesos po yun isang buwan. Kaya't napakalaking bagay po na dapat matupad yung original contract niya na 1,875. Teka muna, 13,000 lang po itong 1,000 riyals. Opo, kasi 1,000 riyals times 13 cent eh. Eh di bakit pa sila nag-abroad kung 13,000? Eh yung mga construction worker dito sumasahod ng 15,000. O nga po. Matindi po sir, yung 1,875, papatak na yan ng mga 23,000-24,000. So maayos na. Pag yung 1,875 tama nga naman, plus 300. Plus 300 tama sir. Okay na yon, maayos na yon. Pero yung 1,000 sen, mas malaki pa yung sweldo ng kasambahay sen doon sa 1,000 na yan. Malaking bagay, skilled worker sila. Kaya't iimbestigahan natin ng... Attorney Hans, wala raw tulugan pag nagtrabaho ayun, sila. Ayun, opo, narinig ko rin po yun. Yung sapat na, yung garantiya nila ng accommodation, yung non-monetary benefit na tinatawag. Titingnan din po natin yan, Sen, kasi naka-factor in lahat yan sa kabuuan. Pagpa siya ng worker na mag-abroad, naka-factor in pati yung non-monetary na inalok sa kanya. At may paglabag din po yun pag hindi tinupad. Okay. Kaya titignan natin na maigi sen, hindi lang po basta-basta mag-allege lang ng naka-damage, hindi po, may mga requisitos po yan sa batas, kailangan nabigyan ng chance yung worker na magpaliwanag. In writing po yan sen, kailangan nakasulat, hindi pwedeng basta-basta lang sasabihin na may nabasag siya o may nasira siya o ano. Yun nga po so, imbestigahan natin. Continue lang, Miss Billy. Yes. Yes, 1,000, 13,000 lang pala dito. Yung mga construction worker na lumalapit sa akin, yung mga sweldo nila, 15,000. Ba't pa sila nag-abroad kung ganun din lang pala? May mga salaries po sila per trip, Senator. Ano pa? Per trip po. They are also taking aside from the basic salary. Meron kayo per trip? Meron? Meron kayo per trip. Magkano pa? 20 riyals. Magkano ba 20 riyals? 260 pesos per tip. Ilan tip kayo sa isang araw? Dalawa lang po. 260. Kasi pag hindi niyo pag nagtatlo apat ka na po,
24 hours kang magbabiyahe po. So dalawang trip, so mga 500 sabihin natin pesos. Apo. So 13 plus 500 pesos per day. Hindi per po. Trip. Oh, hindi po per day kasi depende po. Minsan po wala po talagang trip. Oh. Ma'am naman, Miss Bailey. Yes. 1,000 real equals to 13 pesos. Tapos sabihin natin may per trip o dalawang trip sa isang araw, 500, pero kuminsan may trip, kuminsan wala. Eh, mas maganda pang trabaho ng mga ano rito, ng mga driver. Opo. Maayos pa yung driver ko, sumasahod ng 25,000 kada buwan. Opo. Anaintindihan ko po yun, diba? Senator. Kaya nga po, yun ang nireklamo namin sa kampanya. Tapos sila, mag-abroad sila, puyat, malayo sa kanilang pamilya. Delikado pa. Tapos, ganun lang, wala pang 15 mil. Oh, naintindihan ko po ang yun. Sorry ma'am, ang kumikita rito, yung agency. Hindi, Senator, alam po nila yung totoong story. Alam nyo po, hanggang ngayon ay hindi kami binabayaran ng buo ng kliyente namin na yan. Ma'am, hindi na nila kasalanan yun kung kayo po hindi binabayaran ng buo. That's no longer their fault. Basta yun sa kanila, kapag deliver sila ng kanilang obligasyon, which is yung mag-drive, at dito may kita na ang talagang tumitiba-tiba, pasensya na, agency ninyo at saka itong kumpanya na pati ba naman yung pagkasira sa gulong, i-charge pa sa kanila, napakawalang yan naman yung kumpanyang yan. Sana ma-monitor nyo yun. Pumalag sana kayo, hindi kayo pumayag na, hey, bakit yung gulong i-charge nyo sa mga workers namin, eh, hindi nila kasalanan yung pagka-plot niyan. Kasalanan nyo din, hindi kayo nag-ano, hindi kayo nagagawa ng maayos na maintenance, di po ba? Yes, galit na galit din po kami. Sa katunayan po, meron pa dapat kaming for deployment, pero hindi na po namin sila paaalisin dahil nga po, sa sistema meron na bulok ang kumpanya sa Saudi. Siyempre, hindi naman po namin para ipahamak pa yung mga workers kasi... Kaya po, next time, be careful kayo sa pagtatanggap ng mga kontrata na hindi mapapahabak yung ating mga kababayan, di po ba? Opo. Pero rest assured naman po, Senator, kahit nung nasa Saudi pa sila, never po kami nagwalang bahala. Sige, sis, nalito na po yung sasakay ng OWA. Sila po, ihatid namin kung saan nila gusto, and then yung OWA at saka yung DMW, sila po ikakausapin at kung ano yung kailangan gawin po ninyo, ma'am, para matulungan din sila, gawin nyo po, ma'am, okay? No problem po. Sige, tutulong po kami. Salamat po, Miss Billy Clubview, madam. Thank you. Opo. Thank you, Senator. Opo. Thank you po. Sir Arnel at saka Attorney Hans, sige po, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan itong mga OFWs natin. Yes po, Senator. Magsasabi po, po kami ni Admin Act. Thank you po. Thank you. Okay. Salamat po, Idol. So, sir, may sasakyan pala dyan. Magaling talaga itong OWA, ano? May mga van na po. May van na? Nandyan na po, nakapark po sa action center po natin. Sa OWA. Ayan na po. OWA, very good. Very good, OWA. Hindi na sayang yung effort ko na ipaglaban kayo na lakihan ang budget. Next budget hearing, lalakihan ko pang budget ng OWA. Okay talaga itong OWA at saka itong DMW. Doblehin natin ang budget nila. Kasi magka-partner kami niyan. Lagi po kami ano. Nandiyan si Arnel. Arnel, sa next budget hearing, ha? Boost na. Opo. Ilalakad ko na boost na ang ibigay para sa mga OFW natin. Salamat po, sir. Ha? Salamat. Coaster, gusto mo? Opo. Para sa mga OFW natin yan. Magaling pala itong OWA. Sige mga sir, ganun na lamang po. Kumain na po kayo. Kumain na po. Kagabi po, ganun po nangyari sa amin, Idol. Paglapag po namin ng airport, kami na po yung nag-book ng sarili namin na para makapunta po dito po sa tanggapan. Nag-book kayo ng mga taxi? Opo. Magkano binook nyo? Iba-iba po eh. Meron po 600, may 700, may 800. Magkano kayo? Nag-ambag-ambagan na lang po kami. Okay, papalitan ko yun. Yung pagpunta nyo, 1,000 kayo sa akin, okay na. Salamat po, Idol. Maraming salamat po. Sige. Akin yung, alat ko, bigyan natin 1,000 sila. Sir. Dito, dali mo na ito. Para, listen natin. Oh. Ha? Anong? 1,000. Kung 2,000 per head, okay na ba yun? Eh, sobrang salamat tayo. Eh, sobrang. 2,000 per head natin. Okay. Mag-uusapan sa... Eh, singilin natin, Sherry. Sherry, bawas sweldo ba, Sherry, ha? Yun lang. Yan lang ba, Sherry? 26. 1, 2, 3, 4, 13, 5, Idol. 6, 7, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, tig 2,000 pa kayo. Okay na yan. Salamat po, Idol. Maraming salamat po, Idol. Okay, anytime, basta kayo mga OFW, malalapit kayo sa puso ko. Okay. Thank you po. Idol, sana po pagkatapos po ito, gusto po na talaga uli makabalik para po sa pamilya po talaga namin. Yes, sir. Okay. Ingat po, sir. God bless. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Yes, sir. Thank you po. Thank you.